Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayon po ay araw ng Monday, July 15, 2024. And bago ko po umpisahan ang aking vlog for today, ay gusto ko lamang pong batiin ng happy birthday ang aking partner. Andun siya guys sa loob, kung ano-ano yung kinakalikot niya doon, meron siyang nilalagari. So wala kaming handa. So hindi na uso sa amin guys ang handa-handa. So ayun, mag-move na tayo sa topic natin ngayong araw ng Monday. So nakakatuwa guys ngayong araw ng Monday kasi ang daming nagpa-GCash ngayong araw ng Monday. Isa sa naisip kong dahilan kasi close yung isang tindahan dito, yung bagong tindahan. Tuwing Monday kasi sila ay parang pinaka-rest day nila kaya dito napupuntahan yung mga galing sa Sabungan. So ngayong Monday medyo malaki na yung kita natin ngayon sa GCash. So super thankful naman guys kasi hindi naman parating ganito yung kita natin sa GCash. Kaya nakakatuwa talaga ngayong araw na to kaya napavlog din ako mga kasari. So etong transaction po natin ngayon sa GCash ay umabot na po siya ng simula 5:51 AM, yun yung pinaka first transaction natin, cash in siya na 400. Sumunod, same person, 1160. Dalawa kasi yung pinaka-cash inan niya. Yung pangalawa is 1160. Bayad yata yun sa paluwagan, ganun. So, meron na tayo ditong 30 transactions. So, bilangin natin kung 30 nga. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 transaction mga kasari hanggang alas 2 ng hapon. And dito sa 30 transaction, may kinita na po tayo dito na linis na kita na 600 pesos. So paano pa hanggang closing? Kung magsaraman kami ng 7:30 PM, so baka may nadagdag pa doon sa 600 na yun. Kasi kahit pahapyaw-hapyaw guys, tulad nito bago ko mag-start mag-vlog, mag-start na sana ako, merong nagpa-cash in ng 500 pesos. So instant 10 pesos yung kita natin doon kasi yung charge natin sa 500 is 10 pesos. So bakit ang laki nasa 600? Kasi guys, yung mga transaction natin dito is halos cash in, cash out. Pero mas madami guys ang cash in. So meron tayong mga cash out na halagang cash in, cash out. Yung isang cash in ay 12:24 PM, 5K. So sa 5K, meron tayong instant 100 pesos na kita na doon. So kada 1K kasi 20 pesos yung charge natin. And bandang 12:01 PM, meron namang nag-cash out ng 5,500. Yung 5,000 cash in. Etong 5,500 ay cash out naman po siya. So, ang charge naman po natin doon is 110. So, doon sa dalawang transaction na malaki, kumita na agad tayo mga kasari ng 210 pesos. Plus, yung mga sa load pa and then yung mga transaction natin sa iba pang cash in, cash out na nasa 100. Merong 200, merong 300, merong 360, merong 1K, ganyan, 20 pesos yun. So, iba-iba. Tapos yung mga load natin mas, ano guys, yung mga EasySir 50, Giga Video 50, ganyan. Meron din namang 99, tapos panay, ano na siya, cash in ng 500, 200, 300, 400. So yan guys yung mga transaction natin ngayong araw ng Monday. So talagang sa GCash, no nakaraan nga guys, no mga last 2 days ago, medyo nasa sad ako kasi sobrang tumal ng GCash mga kasari. Halos yung tinubo ko ay nasa 100 plus lang. So, ramdam ko yun eh. Kasi wala masyadong transaction. Sa maghapon, hanggang ano, nasa 10 lang yata yung transaction natin nun. So, kapag mga ganun, diba nakakasad. Pero ngayon, kapag may mga araw na ganito, talagang buti na lang, nagpa-cash in kami ni partner kagabi. Niyakag ko talaga siya kagabi kahit medyo umaambon-ambon. So, nagpa-cash in kasi, alam ko kasi kapag Monday, guys, close yung isang tindahan. Eh, lalo na kapag nataon na may sabong, Monday may sabong, talagang dito yung punta ng mga
magka-cash in, cash out, tsaka yung mga maglo-load. Kaya ginagrab ko talaga yung opportunity na tuwing Monday dapat meron akong cash on hand at dapat meron ding laman yung aking GCash dun sa aking cellphone. So, ayan. Ngayon, ito ay hanggang yung pinaka-last transaction natin, guys, is 3:06 PM bago ako mag-start mag-vlog. So, meron agad tayong 600 pesos na linis na kita. So, paano pa kapag meron mamayang nag-cash out ng 5K? So, another 100 pesos yun. So, baka umabot pa ng 1K yung linis na kita natin, guys, sa GCash. Diba, guys? Napakalaking tulong na meron tayong GCash sa ating sari-sari store. Yung iba nga natutuwa, guys, kapag may mga malalaki, sasabihin nila, ay, may pambili na kami ng ulam. Kasi nga, hindi na kukunin sa tindahan yung pambili ng ulam. Kasi sa GCash, guys, pag ganun-ganun lang yung pera. For example, tulad kagabi, may isang construction worker nag-cash out ng 2,000. Nagtataka nga ako eh. Nag-cash out ng 2,000, so ang charge doon, 40. 1,960 na lang binigay ko. Pagkatapos, nagpa-cash in naman siya ng 1,700. Tapos another 40 pesos na charge. Kasi guys, yung 1,700 ko, 40 pesos na yung charge nun eh. Pasok na yun sa, ano natin eh, sa pinaka-service fee natin dun sa pinaka, ano. So, another 40 sa isang tao lang. So, naka 80 pesos ako. Nagtataka nga ako, pwede namang, ano, pero yun ang gusto ng customer. Kaya sinunod na lang natin. So, 80 pesos yung kinita natin sa isang 2 transaction, same person. So, ganun guys. Nakakatuwa. Ayan, meron lang dumaan. Kaya guys, eto, yung mga ganitong opportunity, dapat ginagrab po natin yan. Syempre, dapat nag-ano-ano din tayo sa paligid, ganyan. Ako, hindi ko naman inaano, nalaman ko lang na rest day nung kabilang tindahan kapag Monday. Kasi ako, wala naman akong rest day. Sa customer ko din nalaman. Kasi, nagtataka nga ako, yung mga hindi malimit sa aking mag-GCash, dito pumupunta. Kaya yun, super thankful talaga ako ngayong araw na to kasi hindi naman ako parating kumikita ng ganito kalaki sa GCash. Kaya ayun, kung ano yung pumasok at lumabas na pera sa atin everyday, kung ano man yung pumapasok na kita, super thankful na ako dun guys, diba? Syempre, samanan natin ng hard work, ganyan. So, yun lang naman mga kasari ang GCash update ko sa inyo. Nakakatuwa lang. Syempre, ganun dapat yung maging mindset po natin mga kasari sa araw-araw. Kahit dumaan man yung 2 araw, 3 araw na matumal, lagi po nating iisipin na baka sa susunod na araw ay medyo malaki-laki na yung kitain natin sa GCash or sa ating tindahan. So, wala namang masama doon mga kasari kung mag-aantay tayo at hindi tayo panghihinaan ng loob. So, medyo madilim na mga kasari at dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. Itong vlog na to is para ma-inspire yung iba pang sari-sari store owner na kinakabahan, ganito, ganyan. Ayaw nilang magdagdag ng GCash. So, tingnan nyo rin po yung pinaka-positive side na kapag may GCash po kayo. Talagang magkakaroon po kayo ng extra pagkakakitaan kapag meron po kayong GCash sa inyong sari-sari store. So, nasa sa atin naman po yun kung tayo talaga ay sobrang maingat, ganyan, hindi po tayo mai-scam. So, doble ingat lang po talaga yung kailangan pag may GCash po tayo kasi pera po talaga yung hawak po natin dyan. So, dito ko na rin mga kasari tatapusin ang aking vlog. Thank you so much for watching and happy Monday po sa inyong lahat. Bye guys!